28 na letra, itinuro't inaral mula simula. Sa lahat ito ay pinakilala para bigyan ng halaga at importansya. Ngunit ilan sa letra ay kinamuhi ng iba dahil lamang sa taglay na salitang re-representa. Halaga nila'y di pinansin bagkos isinantabi. Sa kanila'y walang lugar, mga letrang LGBT. Sa hindi malamang dahilan, sila'y kinaayawan. Kasarian nila'y hindi binigyang daan para ipakita ang kakayahan. Tunay na kailupit na lipunan ang sa kanila'y inilaan. Ang pagpapakatotoo nila, kapalit sila'y kamuhian. Abilidad na meron sila ay hindi batid ng mga taong malulupit at makikitid. Bakit hindi bigyang pansin ang kanilang kayang gawin kesa kasarian nila ang intindihin at laitin? Sorry to say this, but you are not qualified. Congratulations, Miss. You are happy. Ikaw na kapwa nila ay mag-isip. Huwag mong hayaang manguna sa'yo ang panlalait. Lahat tayo binigyan ng buhay. Nawa ituring mo ang lahat ng pantay-pantay. Iba't ibang kasarian ay mahalin at tanggapin upang lagi't-lagi tayong mabuhay ng taimtim. Huwag nating hayaang may isang lumuha dahil lang sa kasarian at kilos niyang ipinakita. Katapangan ng tulad nila ay ating manahin. Handang ilahad ang tunay na damdamin. Isinantabi ang takot at pangamba para ang tunay na nadarama at kasarian ay ipakita. Huwag na nating bigyan ng lugar ang kalupitan sa mundong sadyang may iba't ibang kasarian. Hindi sila kaiba, bagkus sila ay kaisa. Buuin ng 28 letra dahil lahat ay mahalaga. Hi, I'm lesbian. Hi, I'm bisexual. Hey, I'm gay. Hi, I'm transgender. We are LGBTQ. Ang tulang ito ay inaalay ko para sa mga LGBTQ+ na namnais maging malaya at makakuha ng patas na pakikitungo para sa kanila. Ang tulang ito ay pinamagatang karapatan. Di kawangis ng nakaraan, lupa pa rin ang ating inaapakan. Tayo ay may kanya-kanyang galaw. Isa, dalawa, tatlo. Bilangin man natin yan, saksi ang mundo kung ano ang ginagawa mo. Ang tanong, patas ba ang mundo? Lesbian, gay, bisexual, transgender lang. Ang palaging tingin ng karamihan, mga karamihang salot ang tingin sa samahan, mga taong di makita ang sariling kamalian, bading, tomboy. Sawang-sawa sa pangungkutya na kahit saan sila magpunta, masama ang unang nakikita. Tao din sila, hindi basta tao lang. May karapatan din sila, hindi tayo lang. Pare-pareho tayong nilikha ni Ama upang magmahalan. Pare-pareho tayong binigyan ng kalayaan kung ano man ang gusto sa buhay. Tao din sila na may pakiramdam. Tao din sila na may halaga. Tao din sila na malayang gawin kung ano ang gusto nila. Kaya huwag mong sasabihin na wala silang kwenta dahil kung minsan, kung sino pa sinasabihan yung mga salot ay ang mas tao pa kung magsama. Bakla, toboy, ano naman ngayon? Maaring mali si panangin ng iba pero mas mali na maling tao ang tingin sa kanila. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Mali ba? Mali nga ba? O mas magiging mali kung pati yung sarili nila maloko nila dahil sa kagustuhan ng iba. Salot ang tingin ng karamihan.
Karamihan walang magawa kundi mangialam. Pero wala naman akong makitang dahilan dahil masalot pa ang mga taong gumagawa ng kalokohan. Kaya kung usapang karapatan, di lang kayo ang may karapatan, di lang ako, di lang kami kundi lahat tayo. Kaya wag mo basta ilang tapak-tapakan, husgahan at matahin ang LGBTQ. Dahil kung minsan, sila pa ang mas nakakaintindi, nakakagawa at naisasabuhay kung ano ang tunay na kahulugan ng salitang tama. Kaya sa LGBTQ, kami ay saludo at nire-respeto dahil minsan, sila pa ang mas tao sa ibang tao. Dito sa mapanghusgang mundo, tanggap ba ang tulad ko? Ayokong matakot, gustong magpakatotoo. Gustong ipagmalaki kung ano at sino ako. Nais maging malaya sa mundong nakatanikala. Palibhasa, babae at lalaki lang ba na siyang dapat ipinala. Alam ko simula pa lang sa akin ay may kakaiba. Ako'y nabibikhan sa nakasanglit na bestidang ko. Ngunit, sabi nila, ito sa akin ay hindi akma. Hindi raw ako katanggap-tanggap para sa akin ang mag-ina. Pagtanggap na nais kong makuha. Pagtanggap na nais kong madama. Pero, bakit karamihan ng tugon ay pawang panghuhusga? Wala na bang karapatang lumaya? Ang totoong kaligayahan, ang bawat kasiyahan ko ay hindi ko na madama. Tila ako'y isang uod na nakatago sa aking sinampupunan. Nagaantay ng tamang panahon para sa aking paglisan. Tamang panahon na ilalantad ang tinatagong ganda. Isang makulay na paru-paro, lintulad sa aming bandera. Tao rin ako na kagaya niyo, nagtsatsaga sa mapanghusgang mundo. Ayaw niyo ba ng pagbabago? Maramdamang naglapag sa mundo na para bang intablado, mahirap magpakita ang tao. Mahirap magtago, mahirap magpakatotoo. Hindi makaiwas makinig sa panghuhusga na binabatikos niyo. LGBTQ. LGBTQ kung kami ay bansagan. Salot daw sa lipunan ng mga taong nasisilayan. Sa mundo nating mapanghusga, tila nanimutan na ang dignidad ng bawat isa. Di nila naisip na may karamdaman din ang bawat isa. Nayang nasasaktan, nayang natatakot, nayang nangangamba. Sapagkat araw-araw na nakasuot ng maskara na kunyari walang dinadala na sakit at lalita. Tao rin ako. Tao rin ako na kagaya niyo na nagtsatsaga sa mapanghusgang mundo. Karamihan ng mga tao'y kinamumuhian ako. Bakit? Dahil ba kakaiba ang kasarian ko? O dahil hindi niyo matanggap na may mas kaya ako kaysa sa inyo? Bakit hindi nyo na lang kami tanggapin? Bakit hindi nyo na lang kami mahalin? Karapat-dapat din kaming maging masaya. Karapat-dapat din kaming maging mapayapa. Karapatang mabuhay, magmahal, at maharamdam ng respeto. Igalang at matuto kayong makontento.
dahil sa mata ng Diyos, pantay-pantay tayo at pare-pareho. LGBT, apat na letra pero punong-puno ng pangungutiya sa mga taong mapanghusga. Isa, dalawa, tatlo. Hindi lamang tatlo kundi libo-libong tao. Bakit pa nga ba kung maninibago ay nakatira tayo sa mapanghusgang mundo? Kutya dito, kutya doon, lait dito, lait doon. Hanggang kailan titigil ang walang puwang ninyong kasamaan? Di kahit kailan din nila naramdaman ang tunay na kalayaan. Di kahit kailan hindi nila natamo ang tunay na kasiyahan. Eh ano naman kung lesbian at gay sila? At ano ang karapatan mo para husgahan sila? Ganun man sila, pero nagpapakatotoo sila. Nagpapakatotoo at nagpapakita kung ano talaga sila. Kadalas ay sila'y kinukutsyang salot sa lipunan. Bakit? Bakit salot? Wala naman silang kasalanan. Kasarian lang naman ang gusto nilang palitan. Bakit buhay nyo ba'y kanilang pinakalman? Mundo'y sadyang mapanghusga. Saya sa puso'y pinagkakait pa. Mula noon hanggang ngayon, hindi pa rin tanggap ng iba. Nasa apat na sulok ng mundo, may apat na pagkatao. Pagkataong tingin ay walang magandang maidudulot sa iba. Ang iba hindi naiintindihan, sarado ang isip at tenga upang boses ay pakinggan. Mga bahagharing pilit dinudumihan ng kapwa-taong walang alam sa kung ano ang tunay na nararamdaman. Litong-lito, gulong-gulo, ano ba ang layunin ko sa mundong ito? Nais ko lang namang magpakatotoo para sa ikabubuti ng uso ng damdamin ko. At ngayon, matapang kong haharapin ang lahat ng mga maling panghuhusga niyo sa akin. Nawa ay ang mga tao dito sa ating mundo'y maging maunawain na may kanya-kanya tayong adhikain sa buhay na dapat intindihin.